sono di Gli anche i sacaliasta. Ma non bagi, ma iniwala. Isa bagi, ma iiwan. At dadalhin po ang ikatlong bahagi sa apod. Sila'y dadali sa iyo na parang pilak na tulisan. Sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa iyo ko. Ayaw na ako. Yung mga binaanan ko na yun, nawalan ako ng leader, nung mamatay ang kapatid na Perez, nalulungo po ako noon. Kasi parang nag-aas ako nandun sa leader ko, kung sa nagtuturo sa aking matanda, na kahit po siya ay may eksema sa paa, na may sabaw-sabaw yung paa niya, pag namumulikat, pag pinupulikat siya, hinahawakan ko yun, hindi ako nandidiri. At pagka siya'y gumiling na gusto niyang kumain ng masarap, tatakbo ako. Mas marami siyang pera sa akin. Pero tatakbo ako dun sa Pasay, mamamalingki ako nung paborito niyang lahat na iluluto, luluto ko. Pag tinawag niya ako, alas 7 ng gabi, alas 7 na ng umaga, hindi pa ako umuwi. Magdamag po. Napatunayan ko sa kapatid na Perez na hindi ko siya iiwanan hanggang siya gising. Gising din ako. Siya po ay 80 anos. Ako ay 18, 19. Yung ganong edad, masarap po matulog nun. Yung edad ko na yun, hindi po ako natutulog. Kung nagpupulong ako sa Pampanga, nakakatulog ako ng nakatayo, mga kapatid. Halimbawa, iniintay ko yung oras na nalalagay sila ng polha, nagpapanina sila ng apoy. Eh, sasandal ako dun sa puno ng saging. Katulog ako ng nakatulog. Kasi kulang po ako sa tulog. Nung bandang muli, nung namatay ang kapatid na Pete, yung iglesia ang pinatangaral ko, parang dumiwang-diwang na. Parang kung walang mapapagsaligan, so, pati ako nanlulumo. Lalo na nung kuya ako sa Bulacan. Nabalitaan ko hindi na dumadalo sa pagkakatipo ng aking ama at sa aking ina at ang aking mga kapatid. Parang lalo po gumuha langit sa akin kasi ayaw na lang sa atin ko sa iglesia. Bakit ka ikaw sumasama dyan sa iglesia na yan? Babae na mumuno, sabi niya. Sabi ko, papa, hindi babae na mumuno. Kasi siya yung general secretary. Ayon sa corporation no, pag namatay yung presidente, ang aakto yung general secretary. Batas yun, di ka ako maiiwasan yung corporation no yun. Pagsamantala lang ako yun, sabi ko. Nakapilma ka para oo ako eh, kasi yun ang batas. Siyempre, pipilma ako na siya ang pansamantalang caretaker ng iglesia. Pero huwag kayong magkalala, masama yun. Hindi ko lang masabi sa tatay ko, huwag kang mag-alala ako, nagmamaliho. Hindi ko masabi sa kanya na, huwag kang mag-alala ako, gumagawa ng teksto. Ako nagdidistino sa manggagawa, ako nagpapaswerdo. Kasi ako nagpapaswerdo eh, hindi lang nila sinasabi. Kasi sabi ko sa mga doon sa Lidia, si Rano, siguro hindi kapatid na agito eh. Sabi ko,